Ayan, magandang umaga po, mga ka ka-driving pala. Ngayon, ipapasyal ko kayo. Pupunta kami ng Murong Rizal ngayon sa Uuugong. Pupunta namin yung ano, yung farm ni Bossing. At medyo malayo-layo ng konti, mga 3 hours ang biyahe papunta ron. Nandito pa lang ako sa Bliss ngayon. So ngayon, okay. Halika, samahan niyo ako. Diyay tayo. Let's go. Ito, mayroon tayong gwardiya dito. So lalabas tayo ng gate, may gwardiya. Ayan. Ayan. Oh, sir, morning, sir. Okay. Ayan. Paalam tayo sa gwardiya kasi medyo mahigpit dito sa Bliss, sa amin, sa boss ko. Ano tayo? Share, magi-share, magi-share tayo. Parang ganun. Okay, ayan. Medyo marami tayong dinadaan ng ano, mga masisikip na daan dito bago tayo makalabas. Tayo. Medyo mainit ang sikat ng araw ngayong ano bang araw ngayon? Miyerkules. Ayan. So happy Wednesday sa inyong lahat, mga ka-driving. Sa mga trucking diyan sa Canada. Ayan. Gusto ko rin magkapunta ng Canada, mag-apply ng trabaho sana, kaso tapos tayo sa budget. Nag-hiring ang Canada ngayon, hindi ako makapunta punta, wala pera, wala pundo para sa papuntang Canada. Kung mayroong mga Pilipino dyan sa Canada, tulungan nyo ako para makarating ako dyan. Gusto ko rin makarating ng Canada, gusto ko mag-driving. Isa rin akong professional driving, marami na akong mga nag-experience. Ireplano na lang hindi ko nada-drive. Oh, sa totoo lang, ireplano na lang hindi ko nada-drive. Lahat na sa akin na-drive ko na. Pati excavator, bako, malalaking bako, mga giant na mga excavator, payloader, mga dami, dump truck, lahat yan, trailer, lahat. Ano na ako, batikan na akong driver. Minsan nagtuturo ako mag-driving sa mga gustong mag-drive. Yan ang mga ano ko ngayon. So marami na rin mga naturuan ko, mga driving, mga na gusto matutong mag-drive. Marami na rin akong naturuan. So hindi naman natin pwede ipagdamot yan, dahil yan ay naranasan din natin dati. Isa lang akong helper. So kung ano yung natutunan ko, isineshare ko rin sa mga kapwa ko gustong matuto. Ganyan tayo mga Pilipino, di ba? So yan, kung sino man yung mga nandyan sa Canada na Pinoy, mga Pilipino dyan, tulungan nyo naman ako at babayaran ko naman kayo pag ako yung nakapunta dyan. Gusto ko rin talagang mga pagtrabaho sa Canada. Ako po si Joe Espinosa at medyo mahirap din ang buhay ko. Marami akong mga anak na kailangan kong suportahan, so kailangan kong marating dyan. Kung sino man yung gustong tumulong sa akin, baka naman pwede. Ito, may tumatawa-tawa ako, medyo masaya ako, nagmamasaya-masaya ako, pero kunwari lang, para makalimutan ko lang talaga yung mga expenses ba yun, yung mga ganun, wala akong, ito, medyo, hindi ko alam kung paano tayo, wala talaga akong malapitan, so,
wala, mga kapatid ko, mga mahirap din, sobrang kapo sa buhay. Kasi ako pagka nagkaroon ako, kasi ako naman pagka nagkakaroon ako ng pera o nakakuha naman ng kontratang malaki, hindi man ako madamot, ah. Nagbibigay ako, kahit hindi ko kilala, binibigyan ko, tinutulungan ko sila. Pero sa ngayon, wala akong trabaho ngayon, gusto kong makapag-abroad. Matagal ko ng pangarap yan, kahit 1 year, 3 years, 5 years, maranasan ko lang. Gusto ko sa Canada, eh. Sana may naka-relate sa akin, naka-relate dito sa ano ko, eh, baka pwede nyo akong ipasok dyan sa Canada. Professional, batikan akong driver, matagal na akong driver. Ay, medyo nahirapan din minsan kasi alam nyo, eh, medyo masaya mukha ako pero hindi nyo alam nasa likuran ko, baga. Joke lang, pero ano, talagang gusto ko rin talaga makarating sa Canada. Diyan sa marami ako nababasa sa Facebook yung mga trabaho dyan, so makatagal ko ng pangarap yan. So kung sino man yung nandyan na mga kapinuyan, tulungan nyo naman ako para makarating dyan. Babayaran ko naman kayo sakali, baka pa nyo ako. Mga Kapinoy dyan sa Canada, kumusta kayo dyan? I love you mga Kapinoy ko. Andito ako, nag-iisang ulirang Pinoy na naman. Baka pwede nyo akong i-ano dyan. Talagang hirap din, marami yung gustong tulungan mga anak ko. Hindi ko talaga masuportan ngayon at medyo mahirap yung ano, eh, ito ngayon nakikita nyo, nag-drive ako pero dito, eh, pumunta ako sa farm ng kwan, boss ko, eh, wala naman kami usapan dito na may sahod ako, pero masaya ako dahil minsan nakakautang ako. So yun, gusto ko talagang ito, sa amo ko to, pinagkatiwala sa akin din, mabait yung amo ko, so hindi ko sila ano, so mabait sila sa akin, yung hindi ko sila pinababayaan lahat ng ano nila, may sahod man o wala, may bigay, may kunti o wala, may maliit man o malaki, okay lang. Pero pagka sobra, eh, hindi ko naman tinatanggap, so ganoon ako, ganoon ang ugali ko. Doon lang ako sa tama, ayoko doon sa mali, so hindi ako mabubuhay sa ganun, eh. So pangarap ko talaga magkaroon ng trabaho na maganda. Marami naman akong skilled, kaya lang pangarap ko makapunta sa Canada para mag-drive ako sa driving, kasi nakita ko sa Facebook, eh, marami pa lang hiring dyan, so sana, eh, ganun. Medyo hirap. Hirapan ako. Walang kita. Ngayon, umalis ako sa bahay. Kinuwanan ko yung mag-ina ko ng 500. Nabawasan pa kagabi ng pinambil ng dulas sa itlog. Almusal kayo ng umaga. Sila lang pinag-almusal ko. Ako walang almusal. Okay lang. Wala akong magagawa. Gusto ko talaga makarating sa Canada. Mga magagandang buhay na Kapinoyan, mga kababayan, na kung maganda buhay nyo sa Canada, eh, tulungan nyo naman ako, ipasok nyo ako dyan. Gusto ko makarating dyan. Baka kung nakasama nyo, masaya. Kasi may kulang, eh, ako, eh. Joke. Masaya ang buhay kahit mahirap lang. Go, go, go lang. Think positive, di ba? Doon tayo, mga Pinoy tayo. Oh, magbigayan kayo. Maganda ng bibigaya. Yan ang ano natin. Tayo mga Pinoy, sobra tayong matulungin. Sobra tayong yan ang na-experience ko bilang Pilipino. Matulungin kahit ngayon walang wala. Kung pwedeng
hatiin natin yung 20 pesos para dapat ipang merienda ko na lang, hatiin natin para pareho-pareho tayo kakain. Ganun lang yun. Ganun ng mga Pinoy, diba? Ganun talaga buhay natin mga Pinoy. Kaya nga gustong-gusto tayo ng mga ibang kalugaran kasi mga taga-ibang bansa kasi ang mga Pinoy kasi mga laber, mga labing sila, ano sila, magaling makisama, saka masayang kasama ang mga Pinoy. Mahirap man, wala ka namang kain, masaya ka pa rin. Pero wala namang kain, masaya ka pa rin. Pero parang hindi naman natatama, no? Mahirap intindihin. Pero sa ato lang, hindi naman sa tayo kahit na wala na pangain basta lang tayo magsasaya, hindi naman kailangan din pa rin tayo magsikap sa mga pamilya natin. Napakahirap talaga ng buha. Ay naku, mahirap talaga mag yes, kaya dyan ang mga kababayan ko din sa Canada na nabasa ko sa Facebook may mga bakanteng trabaho pala dyan, ipasok nyo man ako magtulong-tulungan nyo, palit lang na halaga yun, sana matulungan nyo ako gusto ko makarating dyan. 48 years old na ako gusto kong makapagtrabaho man lang dyan kahit mga 8 years. Kumabuti ko pa. Sana kasi para sa mga anak ko, marami akong pangarap para sa mga anak ko. Marami akong pangarap talaga sa mga anak ko. Bago ko sila iiwanan, gusto ko maiwanan ko sila ng magandang buhay. Parang nga masaya. Para pag ako nawala, masaya sila. Mayroon silang ipagmamalaki. Sa bilang ako'y ama nila na construction boy lang, driver, hamak na driver. Pagulang driving, construction, pero ang specialty ko talaga is driving talaga. Noon pa, no, ako'y isinilang. May pusod pa ako, nag-drive na ako. Joke lang. Pinapasaya ko lang kayo. Pero saan? Yung nandyan sa Canada baka pwede ako si Joey Espinosa taga Lunek, Malasigi, Pangasinan. Kung sino man yung mga kaibigan kong nasa Canada, mga bats ko, mga classmate ko man niya, mga pinsan ko, mag-anak ko, ako po si Joey Espinosa. Kung naalala nyo yung mga nakaraan ko natin sa Lunek, Malasigi, Pangasinan, oh nako, Macuario, Padilla, La Cambra. Ayan, mga bats ko yan dyan. Sino man yung nandyan, itulungan nyo ako dito. Pakidnap nyo ako dito sa, ano, sa Malabon. Dalhin nyo ako sa Canada para magtrabaho, ha. Hindi ako papalag. Sasama ako. Talaga. Ay nako, hirap dito. Alam nyo, nag-drive ako ngayon pero wala akong sahod dito. Hindi ko alam kung magkano ibibigay, mga ganun lang. Minsan bigas, ulam, kanin, ganun lang ano dito. Pero hindi naman, minsan may bigyan ako bigas, minsan bigyan ako pera. Hindi ako nagreklamo. Kung ano mayroon, yun ang tinatanggap ko. Importante, mayroon ako maiwi sa bahay. Ganun lang ako. Karoon pa rin natin dito sa Maynila eh. Mahirap talaga, napakahirap ng kalagayan ko rin sa Maynila. Pero may sarili akong bahay. Pero rights lang. At least hindi ako nangungupahan. Ang problema, wala rin kuryente. Pinaputol ko kasi laki ng binabayaran ko. Pinaputol ko na lang. So ay tinulungan din ako nito itong may yung amo ko. Bila ko solar. Solar ako. Pero hindi rin masyado nakasuporta kasi nalulubat, mabilis yung battery. Ang bilis malubat, mag-load siya maghapon. Hindi siya umaabot na magdamag yung electric pan. Gamitin namin ng alas 6 ng gabi. Natatapos siya, mga alauna, wala nang hangin. Wala nang umagana, lubat na. So, pinapatay na namin.
hindi na ako kaya bumili ng ano kasi mahal eh. 14,000 mahal ang solar isang seat. Yung 310 watts mahal seat niya yun, 14,000 napakahirap. So taste lang, nahirapan nga ako yung mga ginawa ko dun eh, iwan ko na naman ngayon eh, ang taong ng murong eh 500 lang iniiwan kong pera to, wala talaga. Pero may bigas sila doon. Kompleto, bago ako umalis, inayos ko yung mga ilaw, solar, tinignan ko yung bigas, meron, iniwanan ko ng 500, wala na. Yun lang ang pera ko, 500. Galing pa sa utol ko yun, sa kapatid ko, sa Hong Kong, nagtrabaho, eh, mahirap din yung kalagay ng trabaho sa Hong Kong yung kapatid ko kasi marami rin siyang sinusuportahan. Si Sola, si Leone, yung kapatid ko, naalala nyo, si Leone. Nasa Hong Kong. Kaya nga, kung ano, mga kababayan ko dyan sa, mga ka-Pilipinuhan ko dyan sa Canada eh, baka pwede nyo ako tulungan, ipasok nyo naman ako dyan. Kahit 5 taon o ilang taon lang, 5 taon, 10 years, o kaya, higit pa, 100 years, ha? Baganda. Para matulungan ko naman yung mga anak ko. Hirap. Hanggang ngayon, wala pa kasinso. Napakahirap. Mabuti, malakas pa yung mga katawan natin. Nakakapag-drive pa. Kahit na, ano, malakas pa naman ako, bata pa ako. Mga kung mayroon naman ako dyan, mga ano, tulungan nyo naman ako dyan, mga kabats ko dyan. Sa Canada, saan man kayo. Ito, malapit na ako sa destination ko kasi mayroon akong susunduin. Dadaan ako sa bus. Sa bus ko, yung dito sa condominium ng bus ko dito sa may Maginhawa. Dadaanan ko, so i-off ko na itong aking video. Mamaya, pag-pick up ko nung aking kasama, yung katulong ng amo ko, medyo matanda na rin, babae, yun ang magiging kasama ko kasi may lalakarin siya dun sa farm niya na yung ang tawag nito pa ano yun sa kuryente sa tubig. So ito malapit na ako, so mamaya pagka pick up ko kasi saka kami didiretso ng Murong Rizal doon sa farm niya eh, ilalive ko ulit tapos i-share ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo, sana matulungan niyo ako. Love you. Bye-bye.